Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Noy's Vlog. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung sa man kayo nakatira. Ito mga kababayan ko, di ba kahapon, medyo nagulat tayo. Karamihan sa ating mga nagulat. Kasi di ba sabi ni Pangulong Duterte, tatapos ang vice presidente itong darating na halalan, 2022. So, nagpunta silang dalawa ni Senador Bongo. Oh! Ang nag-file na pala ng Vice President ay si Christopher Lawrence Tesoro Go. O siya na magiging Vice President. So, si Pangulong Duterte, alam niyo naman, nababasa niyo naman, na, and I quote, I now say sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto niyo, and today, I announce my retirement from politics. Salamat po sa inyong lahat. Nakakalungkot din. Siyempre, opinion ko lang to, ah. This is my take. Yung iba dyan kasi, alam ko naman eh, kasi kung konti lang naman kayo mga anti-Duterte, o siya kahit marami kayo, respetuhan na lang tayo. Kasi, ang nararamdaman ko kasi dito kay Pangulong Duterte, na talagang may malasakit siya. I-research na lang kung ilang percent ang nabawas sa crime rate natin. Ilang percent ang mga nahulihan ng mga illegal na substances, mga drugs, 'di ba? Ilang bang proyekto na gawa ng Pangulong Duterte? Nasabihin nila siyempre trabaho 'yan eh. Yung nakaraang administrasyon, anong bang major accomplishment or project ang nagawa ng yumaong si Noynoy Aquino? Kayo na maghusga, kayo na mag-research, ha? Ito, nakakalungkot. Siyempre, wala namang forever na pangulo, unless kung diktador ka. Sorry, ha? Hindi ko sinasabi ang diktador si Makoy. Kung sino man magiging bagong pangulo, sana ipagpatuloy lang na lang niya. Mas maganda nga yung anak niya, ipagpatuloy na lang, eh. At yung mga nagsasabing yung proyekto, yung build, may mga nagsasabing sa kabilang parlor na makakain ba yan? Sabagay, may hina mga utak sa kabilang parlor eh. Intindihin na lang natin sila. Opinion ko lang yan. So, pag nagawa ang subway, huwag kayong sasakay, ha? Yung MRT7, huwag kayong sasakay. Sabihin nyo, nagbabayad kami ng taxi. O di i-refund nyo. Okay, kasi, bagay, nintindihan ko naman kayo, mahihina mga utak nyo eh. Yun ang take ko, ha? Opinion ko yun, ha? Mag-ano kayo? Mag-comment kayo kung hindi kayo sangayin sa akin, okay lang. Basta wala lang below the belt. Kung di naman, gawa kayo ng sariling channel nyo. Yun lang naman, di ba? Ito, nakakalungkot talaga na mga ilang buwan na lang si Pangulo. 8 buwan na lang ba? Ilang ano na lang ba? October, November, December, March, April. O ano na lang, 8 buwan na lang. Ay, hindi. Mga 9 months na kasi. June 30, 2022, at around 12:01 p.m., hindi siya Pangulo. O, di ba? Basta, advance, maraming salamat, Pangulo, ha? Nakakalungkot man, eh, ganun talaga, eh. At least, hindi may perfecto. Siguro na-accomplish mo lahat. Pasado na sa akin siguro 75%. Mataas na yon, yung 75%. Mm. Mataas na yon. Alam ko naman yung kabilang parlor, sasabihin ng baksak, okay lang yon. Opinion lang yan eh. Opinion nyo yan eh. Opinion ko to. At sana naman, magrespetuhan tayo. Di ba? Ako, pag may mga nagko-comment na minsan, kakilala ko pa nga eh, kamag-anak ko. Hindi ako yung nagko-comment. Ginagana ko kasi yung mga, nila eh, comment nila eh. Hindi yung magbabat in ka. Unless ko talaga kung bago lang yung nag-comment na yun, kung di mo kilala. Diba? Respetuhan lang. May mga kamag-anak akong mga anti-Duterte rin. Nagre-respetuhan kami, diba? Oh. Yun lang mga kababayan ko. Nakakalungkot eh. Ganun talaga eh. At least maraming nagawa naman to si Pangulong Duterte. Check yun. Yung iba, nasabihin, wala. Panawagan ko doon sa mga nangangandidato, ha, kumakandidato, huwag kasado mayabang, ha. Yung isa dyan, eh, piling presidente.
pero tatanggapin ko man naman pag nanalo siya. Itago natin sa pangalan si Isko Moreno. Huwag masyadong mayabang, Isko, ha. Igagalang ko nga pag nanalo ka, eh. Siyempre, yun ang gusto ng taong bayan, eh. Pero pag natalo ka, eh, walang pikunan, di ba? Yun lang naman, eh. Yun lang, mga kababayan ko, don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para mag-update kayo sa aking mga video. Sa mga susunod na araw, hihimayin natin yung kompleto ng tatakbo ng Pangulo at Vice Presidente, ha. Maski mga ibang senador dyan, mga tumatakbo, mga bumabalik at mga baguhan. Salamat po, ingat, bye.